Ganda na nitong tingnan kung pagka ito ay na-maintain natin. Pagpapasok sila, ang ganda. Tapos dito pa, oh, ano kaya maganda? Ayan na, mga ka-farmer, isang gandang buhay at tayo update na naman sa ating taniman. At yung palay, ayun, mauubos na ng kambing. Pinagpipiesta ng kambing kanina na andoon. No? Grabe, daming kambing. Makain ng palay eh. Monday, ang schedule niyan. Kausap ko na si Ate Mary. Ito pa pala, oh, kailangan malinis din. Grass cutter. Yan. Ah, ito yung ating papaya, mga farmer. Nakausap sana ako dito, pwede mag-alaga ng decalb chicken. Kaya lang, ang problema ay itong mga tambak na ito. Sana naman itatapon. Ayun, oh. Ito yung nakuha natin kay Lee. Oh, di ba? Ililipat na ni Kong Kong to. Malalaki na actually, mga farmer. Mas maganda. Ayan, oh. Ang laki na, oh. Ano na yan? Mga ilang days lang, libirahin natin ang calcium nitrate. Didiligan natin yung kanyang ano. Tapos sa triplicatorse siguro. Or 1620 para ay, mabolo ka. 1620 pwede na. Uy, oh, tinamaan ng gulong ng sasakyan to. Bah, maganda. Umano nag-flat. Kapatanim tayo dito, papaya din dito. Ready na ata si Kongko. Kinapos yung aming net. Tapos na, oh. Pero pwede na yan. Hindi na maabot ng gansa yan. Hindi naman nakakarating dyan eh. Nakakarating lang naman sila dito dahil dito sumasampa. Pero nung wala nang mapuntahan dito, doon na sila, hindi na sila makakagala dito. Ayan pala, oh. Yan, ayos yung layo nyo, kuya. Oo, ayos na yan. Mataas na yung papaya. Papatayin mo pa. Ha? Sayang naman kasi ako, yung papatayin mo pa, magbubuo. Pwede naman yun, di ba? Hindi, ang problema, bumunga kaya ng maganda. Ha? Parang ano na eh. Wala na to, putulin mo na yan. Nagbumabit sa ito. Ha? Yan pala, yung maliliit lang. Wala, hindi na yan. Kumbaga, ano na yan. Malnutrition. Oh, anong, yan. Oh, patayin mo na yan. Ngayon talagang pag-aalaman. Kailangan desisyonan. Minsan nasasayang yung panahon. Di ba? Magtsatsaga ka. Wala na rin po ito. Payat na yan eh. Tanda na nito eh. Yung sa atin, dwarf, talagang maliit pa lang, pabubungahin na natin. Yun nga lang, talagang kailangan ng medyo magandang pag-aalaga. Di na din bubunga ng malaki yan. Kita mo yung katawan, no? Wala na. Sacrifice na yan. Para mataniman yung pwesto niya, di ba? Ang ano kasi natin, ang main goal natin dito, mapataba natin yung katawan niya. Maliit pa lang. Kasi, paano siya bibit-bit ng malaking bunga kung payat, di ba? Ibig sabihin, hindi mo bubunga ng, ano, ng malaki. Ito, halanganin din eh. Pero hayaan na lang natin yan. Pangpalamuti na din lang yan. Para at least may mga halaman na makikita pagpasok dito. Hindi maganda yung ano dito. At least dito may araw. May naarawan agad sila. Tatanim ka na ngayon, ano? Ayun pala, nabutasan niya na. Oh.
Tapos may order na litsyon si na Mayora pala. Binago yung oras, kaya lang nakasalang na. Too late. Late na rin po. So alas dos na daw, sabi una alas 11. Nag-abiso sila alas 9 na, nakasalang na. Nadaanan ng gulong ng sasakyan, medyo napitpit siya. Bababa pa nga ito. Pero at least kahit mahulog man, hindi na sila kakabahan. Gaano ba ang distansya mo? Ano lang? Kuya, ginit na isa't kalahating ano lang? Ginit na ako lang sa ano, kuya, sa Kalamansin, baka... Ah, oo. Oo nga, tama, tama. Gitna lang ng Kalamansi. Pagdating dito, gitna ng Kalamansi. Pagdating doon, ano na tayo? Sigsag na, no? Oo, kuya. Baka dyan, sigsag oo, na. Sigsag na. Maganda yung lupa, buwaghag. Talagang tutubo siya ng maganda dyan. Kinakain yung palay natin ng kambing. Up to sawa. Ang dami kambing doon. Nadaanan ko. Limang sa ako siguro. Ay, hirap din mahuli, ano? Yung itik pa naandun din. Baka tirahin din yung itik, ha? Aro. Alang matitira. Sa gitna na lang. Nabiyan ko na si Ate Mary. Lunes ka ako. Hindi naman tayo pwede bukas tsaka sa linggo. Tama-tama. Tatlong araw pa, no? At least makapagpahinog pa tayo ng ano. Ayos na pala yung ating pigeon loft. Napinturahan na. Oh. Yung sinel nila sa taas. Abitin pa, no? 90 meters. Pero hindi na nasunod yung 90 meters na ito. Ini-stretch mo kasi pataas. Umi-exe talaga siya. Biting pa ng kaunti. Sayang kasi yung dito. Tama-tama. Pagdating dito, sigsag na. Yan, magsisigsag na kami. Kasi pwede ka na magtanim. Oh. Bababa ng kaunti. Dito. Oh, baba. One. Baba. Ito, ganun-ganun na yan. Ganun-ganun na. Hanggang, oh, tama-tama pala. Kinulong niya pa yung luhat. Very good. Hanggang dito. Ganda na sana nung papaya nung kung hindi nila tinira yung mga papaya na unang tinanim. May bunga ng maliliit siguro. Ayun, ano andun? Maliliit, nagbubulaklak na. Dito, langanin ang pwedeng itanim dito. Ano na po? Dito magpapatsyamba kami ng kalabasa. Ayan. May mesh wire pa pala akong ilalatag sana dito. Clear out daw, sabi ni Kongkong. Laki ng dala ng langka ni Junjun, ha? Ang laki ng lupain niya pala ngayon, ano? Oo, kuya.
yung kay tito niya. Kanya. Kanya si tito niya. Nasa Canada. Rambutan pa niya susunod. Laki na lang Canada la. Hinug na hinug. Ang bango. Nahinug sa puno ano? Okay. Ah. Hinug sa puno yung puno. Oh, titirahin ko mamaya yan. May dala pang santol na panggulay. Aro, sarap. Na? Oh, dalawa, dalawa. Maximize natin. Maganda niyan yung ugat, bababa ng kaunti, maabot niya yung lupa, yung tubig no ng fish pond pag mataas, di ba? So hindi na siya ano, hindi siya mag pag summer time, masat mataas lang ang tubig kahit di ka magdilig niyan, abot niya na yung ano, yung tubig, di ba? Yung main route, abot na. Papatubig lang tayo, abot na yan. Maganda yung lupa na to ah. Ah, sa bagay, itong galing sa fish pan ano? Yung binako to, di ba? Oo. Kaya medyo maganda. Ayan o, malambot. Yeye Bonel nasa taas ah. Kasid siya pa mo oh. Willy Garty ah. Ayan, biglang umambo ng mabilis at nawala naman kaagad. Mga ka-farmer, yan ang ano natin at silipin muna natin si Kongkong. Hindi sumilong ah. Talagang Kongkong oh. Bagay ako, gusto ko pang ganito. Muulan-ulan. Ilan sumingaw yung ano. Lupa kasi ang init kanina. Ikutan ko pa naman sana yung palay. Napakita ko sa inyo yung mga kambing. Nagpa-check up si Nanhiyo kanina. Sakto naman. May mga hinabol akong binili. Pagbalik ko, nandun na si na Mama Bet. Kasi si na Bebe nasa SM. Kasama po yung dalawang bata. Pero susunduin ko sila. Nagpahatid na sila sa anak ni Mario. Uy, tamang-tama ito. Ayan o. So, ayan na po ang ating dito wala pa. 1, 2. Para malaman ko na din. Kasi si Lee, marami pa daw. So, sabi ko, stay put ka lang at bibili pa ako. Kasi nga, maganda itong tingnan mga ka-farmer. Wow. Yan ang gusto ko. Diba? Oh. Yan. Yan. Yung mga plastic, ipunin mo na eh. Pangit kasi tingnan mga nakakalat na basura kong. Alam mo naman. Parang magandang tingnan. Kulang. Sakto. Sakto ko yan. O, yun naman pala. Eksakto. Kausapin mo yung gansa, ha? Ha? Kamo, kaldereta ang bagsak nila. Pagkatin, yan, tinira pa nila. Oo nga, kuya. Sabi nga sa kanila. Nakapasok pa kayo sigurado. Kaldereta kayo. Kaldereta kayo, kamo. Ah, kulang pa. Ito lang? Meron pa kaya dun. Ha, meron pa? Kasi dito sayang, oh. Malagyan pa natin ito. Kaya lang ito may lilim. Medyo, ano, medyo, hindi, pag naliliman, hindi ganong, na? Butas na ako sa tabi ng ano. Oo. Dito pa yun nandun eh. O, yun pala. Red lady din yan. Kaya lang, ito po ay siguro na parami yung punla ni Lee. Medyo umano na, naglakihan na. Pero walang problema yan. Tataba din yan. Humaba lang kasi nasa lilim din yan. Tapos
Ibili ako ng calcium nitrate. Papadiligan ko ng calcium nitrate yan na may ano. Na may, o kaya mag-ano na lang tayo. Pwede rin namang baon tayo sa may gilid niya. Isang kutsarang calcium nitrate. Yan. Kutol na naman tayo. Ang ganda na nitong tingnan. Kung pagka ito ay na-maintain natin. Pagpapasok sila. Ang ganda. Tapos dito pa. Oh. Ano kaya maganda? Kung lalasunin natin ito, baka malaso naman yung mga alaga natin. Ha? Tapos singitan natin itong pachamba lang. Kasi umuulan naman ngayon. Mag-prepare ka lang ng ano, yung hukayin mo lang ng maayos yung, tapos ilagay mo lang yung buto ng kalabasa. Siguro naman nag-uulan-ulan. Di mo napansin. Tutubo na yun. Ano? Oo. Maganda na. Hindi na sila makakasingit. Diyan na lang sila sa baba, ano? Oo. Magandang tingnan, malinis po. So, ayun, ito na lang ang anuhin natin. Kailangan natin 'yan ma-clear. Tataniman natin ang kalabasa sa mga gilid. Ano lang, pachamba lang. Malay natin. Dati kasi nagtanim na po ako dyan eh. Taron pa nga dito. Kaya lang maliliit pa yung mahogany nun. Mga talbos ng kamote. Tanim-tanim. Meron akong listahan yan dati. Meron po akong listahan. Yung Pakwan 2010. Grabe, 14 years ago na yon. Nung kami ay ako'y nanliligaw pa lang. Actually, niligawan pa lang pala. Ayun, dala kong ano kay Beben, laking-laking pakwan. Kaya lang maputla, pero napakalaki mga farmer. 20 kilos, 18 kilos. Ganun po kalalaki yung pakwan ng mga hinaharvest ko. Doon yun sa taniman ng ano ni ngayong taniman po ng talong doon sa kabila. Doon ko tinanim yun. Tapos mga kalabasa, sili. Paikot yun kasi wala pa pong akasya noon. Imagine niyo po yung young place na yan nung wala pang akasya. Kubo pa lang ang nakatayo na gawa sa kawayan. Yung giniba namin noon long time ago. 3 years ago. Yun pa lang po yun. Tapos the rest, wala pa yung mansanitas na yun. Wala pa yung mga akasya na yan. So, wala pong lilim dyan. Wala pa yung alagaw. Wala pa yung mga mangga. As in, ano pa lang po, kubo at ano. So, yung paligid niyan, mga papaya ang nakatanim, talong, at ayun nga, nagtanim po ako ng pakwan. Ginawa ko noon, every 3 days ko, dinideprive ko siya sa tubig. El Nino din noon. Dinideprive ko siya sa tubig. Tapos, every 3 days, isang tabo. Pero nagbababad na po ako ng triple 14. Tutunawin ko sa tubig yon overnight. Tapos, kinabukasan yun po ang ipangdidilig ko sa kanya. Lumaki yung pakwan. Kaya lang mali ako, dapat pala put 3 triple 14 plus 0060 1:1. Yun pala yung dapat na ipinangdilig ko. Pero yun nga, talagang init na init po siya. Grabe yung init noon. Talagang nagsawa siya sa init kaya ang laki ng pakwan noon. Ayan oh. Yan na, last na. Kulang pa rin ano. Bagay si Lee, bibili po ng ano, kapatid ko dun yung kanyang order na chili crab. Nagustuhan niya yung chili crab, brother, ang sarap, sabi niya. Magkano to? Sabi ko, 180. Oh, order ako ng tatlo. Sabi, oh, sige ka ako, standby mo lang. Sige, sabi niya, carry lang yan. Kasi, di naman, nagmamadali kasi mayroon pa naman akong ginagamit. So, ayun, papadala ako sa kanya ng chili crab plus yung papapick up ako. Sabi ko, patabi mo pa ako ng mga 20 papaya. Kasi dito pwede pa kami. Kaya lang pala. Pwede. Yung gansa. Pwede nga dito eh. Maglatag pa kaya ako ng... Oh. Isang net. Bibili pa ako ng isang net. Dito naman kami maglalatag. Hanggang doon. Pwede. So, hindi na ako maglalagay ng cyclone. Nakakapagtanim pa ako dito ng papaya. Kahit siguro ilang piraso. Tapos yung mga kalakalabasan na yan, mga paglinis pa dyan. Hindi nila anuhin. Pwede ha. Okay.
Bili na lang kaya ako ng isa pang net. Latag naman natin dito, papapahabang ganun. O di hindi nakatatawid yung mga kanigan sa kabila. Di ba? Matakapagtanim pa tayo ng ano dyan sa gilid. Putulin mo na ito pag may time ka, Kong Neh. Yung ano, do, wala yan. Pag na tayo mag, pag na tayo yung ano, sigurado yung maliitan. Meron ba tayo? Ayun, hingi ka doon. Meron pala akong clear out malaki. Neh. Ayun. Ayos pala, oh. Ang bilis bumaluktot no nung napagtabi-tabi no. Tatayo din yan ano. Okay, tatayo din. Tatayo din, diretso din yan. Mahabol lang talaga ng araw. Meron pa ba tayo doon na ano? Fertilizer na puti? Yung puti lang. Ah, yung abono kuya? Oo. Meron kuya. Baka triple 14 yun, yung hindi gaano puti. Yung maputing maputi. Wala. Yung mapino kuya? Ay, hindi. Pang, yun ang pangkalamansi, yung mapino. Tandaan mo na eh, yun ang pangkalamansi natin. 2100 yun. Nakabalot lang sa plastic yun, calcium nitrate. Parang meron pa. Mahal yun eh, 90 ang kilo nun. Pero yung nasa timba dito sa kubo, ano yung kuya, yung 1620 yata yung sinabi sa akin? Oo, 1620. Pampaganda rin, lalagyan din natin yan. Pampa ano yun, pampara ano ng ugat. Tapos pampa ano ng pampabulas din ang katawan niya. Phosphorus tsaka ano, nitrogen. Di na tayo nakakuha ng mga tae ni Nachuchay sa likod. Sayang yun, ano? Dami na. May makukuha na tayong tae ng kalabaw dito sa gili. Dati kami ni Lindon nangunguha doon sa kabila eh. Doon sa may dam. Kahit itambak lang natin sa isang sulok, pabubulokin mo lang. Pagkabulok na, kukuhanin mo na yung pang-fertilizer, no? Napakaganda. Oh, sino ito? Ah, kukuha ng ano? Lichon ni Mayora. Ayan. Alas dos ang sabi. Binago nila yung oras. Alas, sabagay, kay ka-Farmer Anthony yung baboy. Alas 11:30, luto na yun eh. Yan, Anthony Yap naman yung baboy. Kaya lalaban ng ano yan. Lalaban ng pangmatagalan. Mga manok natin, hindi ko na maasikaso din. Pero gagawa natin ang paraan yan. At medyo busy lang tayo sa kainan kasi talaga. Plus syempre yung vlogging din. Pero ayan, ngayon pahuli natin yung mga darag. Ilagay natin dito, yun ang gusto kong paramihin, yung mga darag chicken. Pwede din natin i-offer yun pag may mga special days. Yung ano, sinampalukang darag, di ba? Mga ganon ba? O, another ano din yan. Ano yung maingay? Ah, bengala! No? Bengala yan, nag-iisa na lang. Nakawala isa eh. Di na bumalik? Dalawa yan eh, pares yan. Binigay ni, ano? Sir Boy at Sunog Kilay. Ano to? Anak ni Mayora siguro sa kandating. Si Gigi. Di ko alam kung anak nito yung kaklase ni, ano? Ni Chichi. Lechon. Actually, silang pamilya nila sa amin na po kumukuha.
gustuhan po nila. So any occasion sa amin na yan. Ayos. Ikutan natin yung palay saglit. Yung dito sa kabilang side naman ang gusto kong bisitahin, kasi yun naman ang chicken ko. Kasi yung dito sa harapan, talagang halos 1/3 pa po ay malagatas. Kaya yung sana ang hinahabol ko na medyo kasi napalaman natin yung batok . Yung batok po ng palay may laman. Oh, ayun, ito na yung baboy . Si Bino, mahal naman ang sabi ko, tol, di ko kaya yan. Ibibigay mo sa akin ng presyong Antoniap lang, kukunin ko. Oh, tinimbang niya na daw. Parang ang liit pa. Ayan, bago tayo pumunta ng pipistasyo sila dito . Ayan . Ganda naman ng panahon. Bago tayo pumunta ng palayan, sisilipin lang natin. 2 days ko nang hindi rin nasilip . Samahan ang mga parating gutom daw. Ayan, kay ka-farmer Aldrin. Pinapa-shoutout niya ito. Tisoy, May, Arlene, Pandoy, Maria, and Engineer Bekbek. Ayan. Engineer Dennis, kay Nene Delpina, JR, kay Carol, kay Jay, at Piano, kay Steffi, JJ, Apple, Anton, Diane, Frances, Joy, at ang nag-birthday, yan, belated happy birthday kay Arlene Dima Kulangan Bilyapando. Ayan, maraming pong salamat sa inyo. Hope to see you soon, ka-farmer. Ayan. May rason na kayo para pumunta dito. Makikain. Ayan, siyempre may kainan na po tayo. Every Saturday and Sunday, marami pa rin naliligaw. So, everyday tayo nakaka-experience na bigla na lang may dumarating. Dire-diretso doon, nakala po ay bukas. Nung isang araw nga, may 2 sasakyan. Normally naman po pag may naliligaw, talagang hinaharang ko dito at kinakausap din syempre . Para naman makausap. Itong si Kong Kong, naririnig daw ni di ko kasi nakita. Sabi daw ata ni Kong Kong, tulog po . Syempre siguro nahiya nang istorbo nung naistorbohin daw ako. Tulog po, sabi niya. So, ayun, sabi ko hindi. Kahit tulog ako, gising . Dahil, dalawa lang. Sterilize natin. Ay, ano po yung mga bote. Mahal din ang bote, mga farmer. Kaya medyo mahal yung ating chili paste. Sa bote pa lang, umapalo ng halos 30 pesos ang isa. Ino-order pa namin online. Mabigat-bigat. Siya, alam nga naman, ilangay mo sa plastic, So, ayun po. Kaya magtataka kayo sa packaging pa lang, medyo na tayo. Tapos syempre nagpapa-sticker pa. Oh, costing din po 'yan. Yan. So, teka. Puntahan lang natin yung palay. Ayan . Nako, inulan pa. Tayo makapagsunog. So, ayan mga farmers, silipin natin dito. Kasi halos na din naman . Kaya lang nga medyo green pa po . Kinakain na ng ibon. Medyo green pa yung tama ito. Tingnan nyo . Yung dito medyo green pa, pero may laman . Sayang naman . Napalaman pa naman natin yung napalaman natin yung mga dulo ayan . May laman, tingnan nyo . Gatas pa. So yun yung inaano natin, yun yung hinihintay natin. Sana in 3 days ay dali . Yun lang. Pero kayan, kasama talaga sa pagpapalay yan. May dadapa. Tapos yung mga yun daw na tusok yun. Ito yung mga natusok nung atangya. Sana sa gitna wala gaano. Sana kahit mukha 141 uli, mga farmer, okay na ako doon. Masaya na ako doon. 141 lang uli tayo. Susunod, pag-iigihan pa natin. Ngayon talaga.
Okay na to sa Lunes. Pwedeng pwede na sa Lunes yan. May mga itik na nakawala sa kabila. Okay na. Balikan na natin si Kong Kong. So ayan, okay na ang ating papaya. Pero kulang pa. Alam nyo kung bakit, mga farmer? Oh, naitanim lahat ni Kong Kong doon. So kulang pa tayo dito. Ito papaya pa to eh. Oh, sabihin nyo na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, 13, 14, 15, 16, 17, halos 20 pa. Kulang pa nga ng 20. Plus, gagawin na natin 30 dahil si Anya, alam ko si Kabono, naghahanap din po ng binhi, narinig ko sa vlog niya. Wala daw makuha sa Batangas. So, damay na natin para may maiuwi siya. 10 lang daw. So, ayan. Maraming pong salamat, mga farmer. At magandang buhay.